Hi everyone! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana and today's video, i-share ko na naman sa inyo yung reviews natin sa isang online lending app or online loan app na nagpapautang. Ayon sa app nila, nag-offer daw ng 360 days na term. So, pag-usapan natin yan sa video na ito. At syempre, i-discuss din natin kung ano yung positive and negative na possible ma-experience nyo once na itry nyo yung app na ito. By the way, ang pag-usapan natin ay si Pera Ready Online Loan App. At kung mapapansin nyo, sa Google Play Store, itong si Pera Ready, meron lang silang 600 reviews and kukunti lang yung try sa app nila. At kung mapapansin nyo nga, yung mga reviews, especially dun sa first 20 or first 30 na nag-submit ng kanilang reviews, puro positive yung nakalagay dun. Pero kapag i-check mo yung mga name, parang hindi naman totoo yung mga pangalan and yung mga iba, Google user, yung mga nilagay nila na name. Medyo na-curious lang ako at nag-scroll down pa ako doon sa mga reviews nila at doon ko nakita yung mga ilan nila na nag-submit ng kanilang reviews na yung sinasabi nitong app na ito na hanggang 350 na loan terms or payment terms ay hindi totoo. And then, yung sinasabi nila na napakabilis yung process ng application nila. May mga nagsasabi na napakabilis nga daw, pero may mga nagsasabi din naman na hindi siya ganun kabilis yung pag-approve nila doon sa inyong loan application. Kaya titignan natin yan. For example, nag-apply ka sa app nila at na-approvehan ka. Halimbawa, yung niloan mo ay 3,500 pesos. Bali, ang matatanggap mo lang ay 2,100 pesos. Meron agad silang kinaltas na 1,400 pesos at kailangan mo siyang bayaran sa loob ng 7 days. Hindi po totoo yung sinasabi nila doon sa app nila na hanggang 90 days daw yung payment terms. At diba, minsan nakaka-misleading lang yung mga comment nga, yung mga first 20 or first 30 na comment doon sa app nila. Kasi puro positive yung sinasabi nila na kesyo mabilis daw mag-approve, nakakatulong daw sa kanila na medyo mahaba yung payment terms, pero hindi ho totoo yon. Tapos especially kung first time mo na mag-loan, 7 days lang talaga yung ino-offer nila na payment terms. Halos lahat talaga ng mga OLAS wala pang nagbibigay ng hanggang 90 days na payment terms. Kung meron man, parang scam lang yung ginagawa nila na doon sa first 7 days, kailangan mo pa rin bayaran yung 98% ng loan mo and then after 1 month, ang babayaran mo na lang ay nasa 60 pesos, nasa 100 pesos, kaya hindi pa rin totoo yung sinasabi nila na hanggang 90 days, hanggang 2 months or 3 months, kasi nga, doon pa lang sa first 7 days ay kailangan mo nang bayaran yung halos buo nung inutang mo. Bago natin ituloy yung pagdi-discuss natin kay Pera Ready Online Loan App, titignan muna natin yung app nila. Kapag i-download mo yung app na ito, bago ka makapasok or bago ka makapag-proceed doon sa application mo, binibigyan mo sila ng permission para i-access yung mga contacts, yung mga photos, yung mga apps na laman ng cellphone mo, yung mga contact list, yung camera at syempre kasama na doon yung location. At kapag i-click mo yung agree, meron na naman doon yung kailangan mo i-allow yung app na ito para i-access nila ulit yung photos, yung mga camera, yung mga contact list sa cellphone mo, yung mga videos, yung mga apps na nandyan sa cellphone mo, yung mga storage, at syempre yung location. Pero pwede mo rin naman silang i-deny kapag ayaw mo nang mag-proceed or ayaw mo nang ituloy yung pag-apply ng loan sa kanila. Kaya talaga guys, hindi ko nire-recommend yung app na ito kasi ang dami nilang kailangang i-access at daming mga permissions na kailangan mong mag-agree bago ka makapag-proceed dun sa application mo. Like for example na lang yung mga contact number na nasa cellphone mo, yung mga videos, cameras, or yung nasa storage ng cellphone mo. And syempre, yung mga apps na nasa cellphone mo. Para sa akin, naha-harm yung privacy ko kung pati ba naman yung mga photos, yung mga contact list, lahat ng mga number sa cellphone mo ay kailangan nilang i-access. At para sa akin, especially yung mga apps, kasi sa cellphone ko, nandun lahat yung mga ibang apps, yung mga bank na na-install ko. Kasi mahilig ako sa mga online transaction. Para sa akin, hindi talaga safe na mag-apply sa mga Loan Shark
refer sa mga OLAS, iba't ibang OLAS na nagsilabasan sa Google Play Store. Kung gusto mo pa rin mag-proceed or kung gusto mo pa rin mag-apply sa app na ito, just click next at kailangan mong mag-login. Ilagay mo yung mobile number and then makakatanggap ka ng OTP or one-time password. Kailangan mo lang ilagay yung OTP para makapag-proceed ka nga doon sa application mo. Kapag mag-apply ka nga kay Pera Ready Online Loan App, may 5 steps na kailangan mong pagdaanan. Ang una, kailangan mong mag-input ng details ng iyong valid government ID. And then, okay naman yung app na ito kasi tumatanggap sila kahit yung PhilHealth ID, kahit yung Pag-ibig ID or TIN ID, na yung mga ibang OLA ay hindi nila tinatanggap ang tatlong ito or yung ID na to. Kasi parang sa ibang OLA, secondary ID lang itong PhilHealth, Pag-ibig or TIN ID. Pero sa kanila, tinatanggap naman nila. So, at yung pangalawa, dapat mong ilagay yung personal information. Yung pangatlo, kailangan mong ilagay yung work information mo or yung occupation. Pang-apat, dapat maglagay ka ng personal references kasi hindi ka makakapag-proceed doon sa application mo kapag wala kang mailagay na personal references. At pang-lima, eto na yung facial verification. Kailangan mong mag-upload ng isang valid government ID and then syempre may kasama na yan na selfie. After that, pick lang natin yung next. Kailangan natin maglagay ng GCash number or bank account kung saan mo gustong i-disburse ni Pera Ready yung loan once na maaprubahan ang iyong application sa kanila. By the way, ang okay sa kanila ay mabilis naman yung pag-approve nila nung loan application mo, and napakabilis lang din mag-fill out dito sa app nila. Pero nga, kagaya nung sinabi ko, hindi ko siya nire-recommend kasi para sa akin, parang naha-harm yung privacy ko. Especially kung i-access nila yung laman ng cellphone ko, yung mga contact details, yung mga photos, yung mga videos, yung apps na naka-install sa phone ko, and syempre yung location. Para sa akin, ayoko na mag-loan sa ganitong app na na-access nila lahat yung laman ng phone ko. And maliban ho doon, kaya hindi ko siya nire-recommend kasi nga, yung terms na ino-offer nila ay 7 days lang. Pero halos lahat naman yung mga OLA or Loan Shark sa Google Play Store, maliban lang kay Bilis, kay Tala, kay Mr. Cash, at si Aiko, maliban lang sa mga legit na online lending app, halos yung mga iba na nasa Google Play Store na OLA ay talagang 7 days yung in-offer nila na payment terms, or meron din yung mga 10 days, 14 days, pero bihira lang. Usually talaga 7 days yung payment terms, especially yung first time mo nga na mag-loan sa kanila. At syempre, yung napakalaki yung processing fee or yung mga charges na hindi sila sumusunod sa Securities and Exchange Commission. Kasi may binasa ko before sa website ni Securities and Exchange Commission na dapat yung interest na pinapatong every month ay nasa 6% lang yan. At kapag nag-post yung account, nasa 5% lang dapat yung penalty. At per month po yon. And then yung processing fee or yung mga ibang charges ay nasa 15% lang dapat yung pinapatong nila. Pero kasi ang ginagawa ng mga OLAS ay nasa 30% to 40% minsan yung processing fee and yung mga charges nila. At yung penalty nila, once nag-post due yung account mo, minsan daily po yan. Kaya sobrang malaki yung nilalabag nila. Kaya hindi talaga ako nagre-recommend ng mga loan shark. Maliban nga lang doon sa mga legit na talagang sumusunod sila sa SEC and hindi din sila yung nangaharas or namamahiya. Okay? So, ayun lang. Nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong itry yung app na ito pagkatapos nyong napanood ang ating videos. So, anyway guys, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Please like this video at sana i-share nyo na rin sa mga social media account nyo. Bye-bye!